Hi, welcome back to my channel, with Luis Assumption Vlogs. So, ang topic natin for today ay yung Russian and Ukrainian topic. So, before we continue this topic, baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, feel free to click the subscribe button below and hit the notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong topic. And as well as, pakilike na rin at pakishare na rin sa mga kaibigan natin. And kung may tamang oras ka pa, pakicomment na rin na kung ano masasabi mo sa topic natin. Okay, so let's start. Kaya talaga sinabi pa nina, pinaka-topic natin ay tungkol sa Russia and Ukrainian conflict. Ano ba ang pinaka-punto natin? Si Vladimir Putin, Russian President Vladimir Putin ay nagkaroon ng pagkakataon o gusto niya, yung pinaka-goal niya ay sakupin ang Ukraine. So, ang kasalukuyang president ng Ukraine ay si President Zelensky. So, technically, itong ginagawa pa pala ngayon ay not in favor for Russia, nor a favor in Ukraine. So, wala akong pinapanigan. And wala rin akong pinapanigan sa part ng US or European countries, as well as yung pinaka-NATO o North Atlantic Treaty Organization. So, technically, nagsimula ang conflict na ito sa aking mga napapanood, nababasa, at napakinggan sa mga chismis, mga ganyan, at siyempre sa internet, ganyan. It's a different social media, nabuhat Twitter man, YouTube, or Facebook. So, sa aking pag-observe, nakita ko na ang pinakagusto talaga ni President Putin ay yung magbalik loob ang Ukraine sa Moscow. Yung Moscow is the capital of Russia. So, bakit nabanggit yung pagbabalik loob? Sa mga hindi pa nakakalam na tungkol dito, yan po yung konting history. Ang Russia, Ukraine, Tajikistan, Kyrgyzstan, at saka yung papangkang countries ngayon ay dating USSR. So, yung pinakamalaking, halos maging nga siya continent na tinatawag, pero hindi siya continent technically. Part lang siya ng part yung time na yun ay kapag nagkakaroon kami ng nangibigay ako ng mapa ng Asia, tabi lang yung yung USSR. So technically, sa pagtuturo sa amin nun, part ng Asia ang USSR. So ano ba yung USSR? Ito yung tinatawag na Union Soviet Socialist Republic. So ito yung kinabilang ng mga countries na binagat ko kanina, which is nag-iwahiwalay sila noon after ng may tinatawag silang Holocaust natin. So, umilay sila sa Russia kasi siyempre, USSR, pero pinaka-sentro niya ay Russia. So, yun ang pinaka-naging sentro ng government. So, ngayon, ang based sa mga naunang as of now pala, nasa day 3 na ngayon ng Russia and Ukraine war. So, noong day 1, based on the report, 137 military and civilian casualties na kagad sa part ng Ukraine. Pero wala na balita tungkol sa kung may namatay ba sa Russia part. Walang binalita tayo doon. Kung meron man siguro, hindi pa napanood na masa. Pero itong susunod, sa asunod ng day 3, nangangalap ako ng isang evidences kung pang ilan yung casualties. So, sa susunod kong vlog, i-share ko sa inyo mga casualties. Sabi ni President Putin, kapag magbalik loob lang daw ang Ukraine,
which is pag sinabi mo magbalik loob, okay, para sila ulit ng Russia, o para bubuin ulit yung USSR, o magiging loyal sa Moscow, which is Moscow is the capital of Russia, walang gera. So, ganun lang kasimple ang kahilingan niya. So, technically, noong 2014, yung sinubukan na sa Philippines ngayon na ni President Putin din ang Ukraine. So, nakuha nila, nagtagumpay siya sa part ng east part ng Ukraine at southern part ng Ukraine. So, yung southern part ng Black Sea. Tapos yung nasa eastern part ng Ukraine ay yung mga Ukrainian rebels ngayon. Which is yung kinakapira ng Russia. So, as of now, day 3, napasok na ng Russia ang capital ng Ukraine, which is Kyiv. So, marami na rin siya, pero malayos na yan na siyempre ng takot. Pero siyempre, yung kasalukuyang president ng Ukraine, si President Zelensky, umaasa pa rin, natutulungan siya ng US at saka ng NATO, or na part ng European countries din, which is yung NATO is North Atlantic Treaty Organization. So yun ang umaasa siya doon. Pero sa ngayon, personnel, hindi tumutulong, military personnel, hindi tumutulong ang NATO. Ang itutulong lang daw nila ay yung military equipments. And yung military personnel, yung Ukraine na bahala. I don't know kung paano magtatagumpay ang Ukraine ko dito. I'm not saying na, sabi ko nga, hindi ako bias na Russian country ko or Ukraine. Hindi ko rin sinasabi na ang Ukraine ay sumutunagatan sa Russia. So, ang all I want to say right now ay sana matapos na agad as soon as possible ang gera na to. Or whatever happens, kung magbabagloob ang Ukraine, or tumigil ang gera, or tumulong technically ang European countries para labanan ang Russia. So, kayo Marilla, any updates, sisikapin ko ang bibigay sa inyo. So, thanks for watching here, and hope magkaroon kayo pagkakataon mag-comment down below, and pakishare na rin itong link na to sa ating mga kaibigan. Maraming salamat. God bless you all. Stay safe always. Bye for now. I'm gonna go get some more.